All right, naka-live tayo ulit, mga ka-istorya. Naririnig niyo ba ako? Maingay, nakakatamad sana mag-live kasi maingay, pero pagtiyagaan niyo na ano. Focus na lang tayo sa topic. So ito nga, mga ka-istorya, no. Ang balita, di ho ba si Harry Roque pumunta sa China, ano ho? Nag-speech siya doon. Well, ako, nakaantabay po ako doon sa mga sinabi po niya, ano po mga ka-istorya. Ngayon, kung di ako nagkakamali, nakabalik na siya sa Pilipinas, nagla-live na nga po siya. Ano ho. Sabi po ni Harry Roque, mga ka-istorya, literal ha, nagmakaawa siya kay PBBM dahil dyan sa Spratly Island or dahil po dyan sa West Philippine Sea. Ano ho. Literal kasi sabi niya, parang awa mo na po PBBM. Lilinawin natin mamaya, ano ho. Kung anong klase ba yung mga sinabi na yun ni Harry Roque, mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Ang offer ho, o ang suggestion po ni Harry Roque, mga ka-istorya, alam niyo ang tingin ko dito, imposibleng solusyon to, mga ka-istorya. Kasi hindi po ito pakikinggan ni China kahit pa sinasabi ni Harry Roque na dun sa mga sinabi po niya, receptive umano ang mga Chinese. Well, hindi ako naniniwala. Ha? Na makikinig at gagawin po ni China kahit pasabihin na mag-uusap ulit ang panig ng Pilipinas at ng China, gobyerno sa gobyerno. Hindi ako naniniwala na susundin ulit yon ni China kasi probe na po natin mga ka-istorya. Ilang beses na bang nag-usap? Ilang beses na bang nagpirmahan? Hindi lang basta verbalan na. Nagpirmahan. Sinunod ba ng China? Meron na naman nga, di ho ba mga ka-istorya? Harassment na naman sa nangyaring resupply mission po ng atin pong Philippine Coast Guard, di ba? Ang sabi po dito ni Harry Roque, mga ka-istorya, naririnig niyo po ba ako? Ito, Roque proposes solutions to conflicting claims on West Philippine Sea, November 10, ito 2023. So ang pecha ngayon, 13, tama po ba? Anong sabi po ba dito? Salamat po ka-istorya na Marcos sa napaka-aga po ninyong almusal na ibinigay. Salamat po, lagi po kayong nandyan. Ano? Sanya China. Ang sabi po dito, Lawyer Harry Roque has proposed a no all or nothing rule and a common maritime heritage zone. So dito pa lang ha, ibig sabihin ni Roque, parang ang gusto niyang mangyari, lahat win-win, lahat pantay-pantay. Ano? Hindi lang iisa yung may claim. Ano? Yun ang pagkakaintindi ko eh. Yun ang datingan mga ka-istorya sa mga sinabi po niya eh. For the five claimant states, to the Spratly Islands which could help peacefully resolve the West Philippine Sea territorial dispute. Salamat din po ka-istorya na Liza Kelly, ano, sa ibinigay din po ninyong pangalmusal. Ang sabi po, Roque recommended that all geographic features outside the Philippine Exclusive Economic Zone, ha, outside daw po, the Philippine Exclusive Economic Zone, so sa labas, ano ho, in the 12 nautical miles of 6 high tide elevations in the area disputed by China and the Philippines. Itong pinagdi-dispute po na ito, ano ho, pinag-aagawan na ito na sinasabing 6 high tide elevation po, mga ka-istorya. Kung hindi ako nagkakamali, mga isla po ito. Ano ho, mga ka-istorya. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. So, nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Form part of the high seas and be declared a common heritage zone managed by the Philippines, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, and Brunei. So, yun nga. Ibig sabihin niya, kung hindi ako nagkakamali, ang dating sa akin, parang ang ibig sabihin niya, parang common grounds ba, mga ka-istorya, na lahat makikinabang. Walang sino mang pwedeng mag-dominate. Hindi pwedeng sabihin ng isang bansa na kanya yan. Ibig sabihin, lahat tayo dyan makikinabang. Hindi pwedeng ariin mo na iyo lang yan. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko sa sinasabi po ni Roque. Paparinig ko sa inyo mamaya, mga ka-istorya, yung sinabi po ni Roque, ha. Unahin ko muna itong balita na ito kasi may kinalaman po ito eh. Speaking on international law based order at the 2023 Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, Roque also said, all the claimants do not have an airtight case, so they must prove their superior claim to the contested islands before an international tribunal or forum. Sa part po natin, hindi na kailangan nating patunayan pa natin na atin yan mga ka-istorya kasi mismo nga UNCLOS na nung nagkaso po tayo tribunal, mismong sinabi na nila na atin nga po yun. Ano ho, nasa loob naman kasi ng exclusive economic zone natin. Iwan ko ba dito kay China kung bakit pinipilit pa rin niya yung sarili niya. Ano ho, take note ha,
yung 10 dash line po ni China, wag po ninyong kalimutan ha. Kaya ko lang sinasabi mga ka-istorya na imposible po itong sinasabi ni Roque na sasabihin niya pong common heritage zone managed by the Philippines, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, and Brunei. Kasi malinaw na malinaw, si China pa lang po mga ka-istorya, hindi napapayag. Baka nakakalimutan ni Roque yung 10 dash line ni China. Sinasakop nun halos buong South China Sea. Kaya huwag kayong maniwala. Ako personally, hindi po ako naniniwala dito mga kaistorya sa sinasabing ito ni Roque. Kaya nga po sabi ko mga kaistorya, imposibleng solusyon ang suhestyon ni Roque. Dahil imposible talaga. Kahit pasabihin po niya, kasi sinabi po niya dito paparinig ko sa inyo mamaya na receptive daw po ang mga Chinese. Kahit pa receptive ang mga Chinese, huwag nating kalimutan, may 10 dash line na inilatag si China. Inimbentong linya po nila noong dekada 40. kaya imposible mga ka-istorya. Uulitin ko, si China pa lang mismo, di ako naniniwala na makikinig si China sa suggestion po na ito. Pero okay, ano ba yung tinatawag na common heritage zone? Ha? Puntang muna saglita dito sa UNCLOS mga ka-istorya. Ito po kasi yan, section 2. Principles governing the area. Anong sabi po dito? Ayan o. Common heritage of mankind. Anong sabi dito? Number one, no state shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the area or its resources, nor shall any state or natural or juridical person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights, nor such appropriation shall be recognized. All rights and the resources of the, number two ha, area are vested in mankind as a whole, on whose behalf the authority shall act. These resources are not subject to alienation. The minerals recovered from the area, however, may only be alienated in accordance with this part and the rules, regulations, and procedures of the authority. No state or natural juridical person shall claim so on and so forth. Meaning nga, mga ka-istorya, walang sino mang bansa ang pwedeng sabihin niyang kanya yon. Parang common grounds nga po, mga ka-istorya. Yun po yung sinasabi ni Roque dito na common heritage zone. Tanong, ha? Kasi binanggit din naman ni Roque. Si China, sabi ni China, hindi sila part po nung kaso natin sa arbitral tribunal. Pero member sila ng United Nations. Meaning, natatalian sila ng batas ng United Nations. Ang tanong, sinusunod ba ni China yung batas ng United Nations, particularly na po dyan sa UNCLOS? Hindi. Sinasabi nila, hindi daw po sila ng part nun sa korte. Hindi daw po sila parte. Pero member sila ng United Nations. Eh bakit hindi nila sinusunod ang batas ng United Nations? Di ba mga ka-istorya? So tanong, ulit, susundin kaya ni China itong suggestion ni Roque na ito sa tingin nyo mga ka-istorya? Paki-comment nga po. Ako tingin ko hindi susundin ni China. Tuloy lang daw ang pag-uusap. Ilang beses nang nag-uusap? May pirmahan na nga eh. Di ba ilang beses nang nagkaroon ng black and white, harapan ha, leader sa leader pa ha, si PBB at si Xi Jinping, si former President Rodrigo Duterte at si Xi Jinping. Tanong, nasolusyonan ba yung problema? Hindi. Bakit? Si China mismo, hindi sumusunod. Tinatalikuran niya yung napag-usapan. Katatapos pa nga lang, di ba mag-usap? Mayroon na agad na shadowing, mayroon na agad na harassment, may water cannoning pa, na may laser, may military grade laser pa. Di ba? Alam na alam niya yan. Mga ka-istorya, ang nangyari na dapat nga eh, yung blockade ito, isipin niyo ha, kung gaano karami po yung involved dito ha, na Chinese vessels, ayan po oh, 38 Chinese vessels in the vicinity of the shoal, 11 of which actively participated in the harassing Filipino boats in an attempt to impede the trip on Friday 11. Ha, 38 po, Chinese vessels po, nasa loob po ng exclusive economic zone natin yan. During that time na yung last po na resupply mission po ng Philippine Coast Guard, dun po sa BRP Sierra Madre, ha, yan po yung pinakalatest eh. Yeah, 38 Chinese vessels ang nasa loob ng exclusive economic zone natin at yung nag-participate po sa panghaharas, ano ho, doon po sa ating resupply vessel mga ka-istorya ay 11. 11 na Chinese vessels po. Ha? Kaya paano sasabihin ni Roque na ano, ang linaw-linaw nito ha, ito ay nasa loob ng exclusive economic zone natin na 200 nautical miles. Ha? Yan po mga ka-istorya, nakapaloob po yan sa 10 dash line ni China. O ulitin ko ulit, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, Rectobank or
Reed Bank, Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands or Municipality of Kalayaan na sa loob po ng Tsendas Line ni China. Kaya sa tingin ba ni Roque? Ha? So, sundin ni China itong sinasabi niyang Common Heritage Zone na ito? Sa tingin niyo, mga ka-istorya. Salamat po, ka-istorya na girl. Pasino sa ibinigay po ninyong pang-almusal. Sa tingin niyo, comment nga kayo mga ka-istorya. Naniniwala kayo? Susundin ni China yan? Makikinig sa China dyan kahit pa mag-usap-usap? Ha? Ituloy daw pang pag-uusap. Ilang beses na ba nag-usap? Nakinig ba? Sumunod ba si China? Lumayas ba si China dyan? Hindi. So, para ano pa? Kaya ako sang-ayon ako sa ginagawa ng administrasyon po ni PBBM, mga ka-istorya. Tama yung ginagawa, ha? Ng administrasyon po ni PBBM. Ito, ibigay ko muna sa inyo si Roque. Ano, yung sinabi po ni Roque. Pakinggan ninyo, ha? Yung mga sinasabi po niya, ha? Pati na yung arm attack, binanggit niya rin po. Eh, samantalang, mamaya, sabihin ko sa inyo, pupuntuhan ko, pakinggan niyo po muna. Hindi ko ipapakita sa inyo yung video, ha? Pakinggan nyo na lang. Si Roque po ito eh. Ito mismo yung ano, ipakita ko sa inyo. Baliktad lang siguro sa ano. Hindi. Kasi ang gamit ko ngayon ay camera talaga. Ayan o. Yan po yun. Nasa live stream po yan sa YouTube channel ni Harry Roque. Kinuha ko lang po yung nasa mga kulang-kulang 10 minutes. Ano ho? Okay. Pakinggan po ninyo. So dapat patuloy pa rin ang pag-uusap. At least lang PBBM ang aking parang awa mo na. Huwag ka nang makinig dyan sa mga walang alam talaga kung paano mag-isip ang China. Kundi pakinggan mo na yung ambassador natin, si Ambassador Jaime Flor Cruz, na 5 dekadang nanirahan sa China, naging bureau chief ng CNN. Kilala pa niya ang lahat na dapat kausapin para mapahupa itong attention na ito. Para mo ng awa, gamitin mo naman PBBM yung tinalaga mong ambassador. At yan yung aking pangalawang suggestion kung paano maiiwasan na yung gulo sa ayungin. Pero siya, di ba? Literal, nang makaawa siya. Gamitin na daw yung tinalaga ni PBBM. Sa tingin nyo, hindi alam ni PBBM yung ginagawa niya. Eh, siya nga ang nagtalaga dun sa kalima, di ba? Mga ka-istorya, bukod pa, may mga intelligence yan si PBBM at mga may mga advisors po yan, eksperto. Alam ni PBBM yung ginagawa niya. Tuloy natin, tingnan nyo ha, may nakita kasi ako mga butas dito sa sinabi ni Roque kasi nasundan ko po yung mga sinabi din po niya sa mga nakaraan ni eh. Pakinggan po ninyo, ako hindi ako against kay Roque ha. Actually itong mga sinabi niya rito, maganda. Oh, agree ako sa mga sinabi po niya, kaya lang ang napansin ko dito, parang nagbago yata ang ihip ng hangin. Ang napansin ko lang, masama bang mag-react? Ito'y palagay ko lang naman at opinion mga ka-istorya, diba? So sa tingin ko, sa palagay ko, ano, sa pakiramdam ko, parang nagbago ang ihip ng hangin. Pakinggan niyo po. Diyan, pagpatuloy po ang pag-uusap. Pero linawin po natin, ha, itong one of the incident na ito, ito ba ay armed attack? Well, sa tingin ko po, hindi. Kasi ang literal meaning ng armed attack, eh, armas, no? At saka, yung definition na binigay sa Nicaragua versus US, sending of regular armed forces, if not regular forces, of the same scale and scope. So, kinocontemplate talaga nila, armed attack, talagang pagbabaril, pag-atake, pagbobomba, at ang water cannon naman na hindi magkakwalify, at saka same scale and scope. So, ibig sabihin, malakihan. Ito naman po, mukhang iisang Navy Coast Guard vessel ng China ang nag-water cannon, no? Kita nyo? Water cannon. Sabi niya, ito bang pang water cannon ng China sa atin pong vessels ay armed attack na? Sabi niya, hindi. Hindi ha. Sa nakaraan, sabi po niya, na ginawan ko rin po ito ng content, ang sabi niya, parang, sana nga eh, ano, parang sabi niya, sana nga parang magkagyera na para malaman natin kung sasakluluhan tayo ni America dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang binabanggit din dito, kung hindi ako nagkakamali mga ka-istorya, involved din noong una usapin, correct me if I'm wrong mga ka-istorya, kasi tao lang din naman po ako, ano ho. Yung ngang water cannoning, ha? E paano sasaklulo si Amerika? E wala, sabi ko noon, hindi pa naman yun arm attack kasi hindi naman armas kako yung water cannon. Ito nilinaw rin po niya. So bakit siya noon, parang sinasabi niya noon, nandaan na ano, tingnan natin kung sasakluluhan tayo ni Amerika. E wala pa nga naman noon mga ka-istorya, diba, na arm attack. Ito,
arm attack daw, eh, hindi pa naman daw yun arm attack eh. Kasi water cannon, di ba? Di ba? Parang ano, parang hindi consistent yung sinasabi po niya. Napansin ko lang naman. Tuloy po natin. So, hindi po ito arm attack. Ang paganti ng Pilipinas, kung gaganti tayo, dapat proportional. Dapat siguro mag-water cannon na rin ang ating mga barko. Para kung tayo i-water cannon, i-water cannon din natin sila. Kung tayo pag-laser, i-laser natin sila. Pero ano ba ko talaga ang dapat gawin para maiwasan na itong gulo dyan sa ayun? Parang ganyan yung binanggit dati ng isa nating senador, ah. Dahil, ika, nung sa panahon ni Pinoy, oh, tinapatan ka ako, ika ng Pilipinas yung ginawa ng China, di ayun, nagkaroon ng ano, di ba? Yung nagkaroon ng standoff dyan sa Scarborough Shoal. Kung tatapatan natin, edi, anong sasabihin na ni China ngayon? Mga ka-istorya, tayo na ang nagpo-provoke. Tayo na ngayon ang hahanapan nila ng butas. Ikita nyo, nagsisinungaling na nga ngayon si China. Edi parang binigyan natin ngayon si China ng ebidensya kung ganun po ang gagawin. Maganda sana yung sinasabi niya. Ano? Eh, tapang ng Pinoy. Subok yan, mga ka-istorya. Gagawin talaga yan. Pero, mga ka-istorya, ito lang ha. Kung gagawin yan, kasi ang Pinoy matapang eh. Subok yan eh. Kung gagawin ng Pilipino yan, mga ka-istorya, baka mapamali tayo. Hinihimay nga ni PBB mga kaistorya ng administrasyon ni PBB tapos magpapadalos-dalos tayo. Ha? Hindi yung ganun-ganun lang. May mga nakikita po ang presidente natin at may mga natatanggap siyang impormasyon na hindi nalalaman ng sino mang Pilipino. Kahit pa si Roque, hindi niya yun alam. Kahit pa tayo, di natin yun alam. Sa presidente lang po yun at hindi naman yun pwedeng i-disclose si PBB sa publiko. Alam ng presidente ang ginagawa niya, wag natin siyang pangunahan. Tatay Diggs ka, naupo na eh. Naging spokesperson pa siya. Nasolusyonan ba? Hindi. Ayungin, talaga. Parang nagiging flashpoint ngayon ang ayungin. Walinawin lang po natin, ha? Ang ayungin po ay hindi po yan isla. Yan po, no? Yan po ay hindi permanently above water, so hindi po siya low tide elevation. Siguro po may mga parte dyan na po pwede pang makita kapag low tide, pero kapag low tide elevation po, hindi po yan lupa at hindi po pwede maging teritoryo. Yan po talaga ay kabahagi ng karagatan. Now, meron na bang desisyon na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng karagatan ng Pilipinas? Meron na po. Doon sa 2016 na arbitral award, talagang nagkaroon ng ruling na ang Ayungin Shoal ay kabahagi na ating exclusive economic zone. So ngayon, bakit niya sinasabi dito na gawing common heritage zone yung area na yan? Kung ako nagkakamali, kasama yung Ayungin Shoal sa sinasabi niya dito sa common heritage zone. Correct me if I'm wrong, sa pagkakaintindi ko, dahil tao lang din naman ako mga ka-istorya. Samantalang siya mismo, aminado siya, na meron ng desisyon ang korte ng United Nations mga ka-istorya or sa UNCLOS na atin po yung Ayungin Shoal. Bakit pa nating hahayaan mga ka-istorya na yan ay maging common heritage zone? Eh atin yan eh, parte po ng exclusive economic zone natin. Diba? Siya po exclusive economic zone, hindi po sa teritoryo. Siya po ay meron lang tayong economic right to explore and exploit. Ah, economic right to explore and exploit. Tayo, atin, hindi China. Linaw nun, siya mismo ang may sabi nun. Pero ano ibig sabihin ng barkong pinalibok natin doon? Well, sa isang banda, o pwede itrato natin yan na parang istasyon, no? Istasyon kung saan pinangagalagahan natin yung ating EEZ para masiguro na tanging mga Pilipino lang ang pwedeng kumalap at makinabang sa tanging yaman dyan, no? Yun yung sovereign rights na tinatawag. Ano ho? Ano ba yung sovereign rights? Yun hong mga likas na yaman, kinakailangan exclusively Pilipino ang makinabang. Yun yung sinasabi po ni Roque. Kaya po inilagay doon yung BRP Sierra Madre para mabantayan sa makatwid, sa madaling salita, yung sovereign rights natin. Sa panahon ni Tatay Diggs, alam natin pinayagan niya ang mga mangingisdang Chino na mangisda sa loob po ng exclusive economic zone natin, labag sa sovereign rights ng mga Pilipino. O diba? Diba? Only in the Philippines. Pero dahil maski bulok na siya, eh siya ay commission agency pa rin, po pwede niyan
na ma-construe the military presence. Military presence sa karagatan. Now, ito lang ha. Tama itong sinasabi ni Kaistorya. Ipakita ko sa inyo. Winawalang hiya tayo ng China sa sarili po nating exclusive economic zone. Si China mismo, hantaran po niyang nilalabag ang international sa harapan ng mukha ng mga bansa sa buong mundo. Sa loob po ng bakuran natin, winawalang hiya tayo ni China dahil yung ating sovereign rights binabalasubas ni China yung militia vessel. Hindi lang ho yan well-trained. Parte po yan mga kaistorya ng armed forces po ng China eh. Oo, yung Chinese militia. Affiliate po yan sa PLA. Oo, training po yan mga kaistorya. Hindi lang yan basta manging isda. So sa mga katwid, bukod sa training sila, manging isda din sila. Nanging isda po sila sa loob ng exclusive economic zone natin. Ang lalaki pa namang barko ng mga yan. Lalaking bangka niyan mga kaistorya. Mas marami silang nakukuhang yamang dagat kaysa sa mga manging isdang Pinoy. Ang dami naman yung cabbage technique po nila na tinatawag, yung kumpul-kumpul sila. O ganun ang ginagawa po nila, linaw-linaw po noon. Hindi natin matatanggi ng kahit na sinong ano. Diba? Linaw nun. Now, eh, alam naman natin dahil bulok na yung barkong yun, hindi na makaanda, kailangan deliveran ng supply. So ano bang pwedeng gawin para matigil na itong pambubuli ng China, no? Lalo-lalo na pag magsusupply. Alam niyo ang suggestion ko? Ang suggestion ko, mag-station na tayo dyan ng barko na gumagalaw at umaandar at kung po pwede, armado din, gaya ng China. Hindi ko po pinalalala ang gulo, no? Pero habang ang mga sundaluhan natin dyan ay nandoon sa hindi gumagalaw na bulok na barko, natural, hindi siya makakagalaw para kumuha ng sarili niyang supply. O, edi, ano mangyari dyan? Wala nilang kaharangin ng mga Chinese Coast Guard o Chinese Navy ang mga magde-deliver ng supply. At syempre, hindi naman natin po pwedeng pabayaan na magutom yung ating kasundaluhan na naroon sa Sierra Madre. So, unang-unang rekomendasyon ko, pwede ba? Bagamat hindi natin dapat tanggalin yung Sierra Madre dyan kasi yan yung ating kumbaga outpost. Parang counterpart yan ng lighthouse, counterpart yan ng artificial island na meron naman tayong karapatan. Kaya lang, hindi tayo papayagan ng China dyan dahil gagamitin nila ang dahas kung tayo Dapat daw, lagyan na ng barkong umaandar na may armas. Delikado yon. Delikado yon. Mismong ang Secretary of National Defense po natin na si Secretary Gibo Teodoro, nung tinanong siya ng ating mga senador sa hearing po ano ho, ng budget po ng AFP. Mga ka-story, ang sabi po ni ano, ang tanong ng isang senador, kung ang Philippine Coast Guard daw ba ay pwedeng gawin ng parte o bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Kasi po, di ba, ang definition po, ano ho, ang role po ng atin pong Coast Guard, mga ka-history, ay civilian in nature, ano ho. Ang sagot po ng Secretary Gibo Teodoro, mabuti lang, napanood ko ito, hindi ngayon nasasabi ko sa inyo. Sa nakikita ko, hindi kailangan na ang Coast Guard natin ay gawing parte o bahagi ng Armed Forces of the Philippines. So itong sinasabi po ni Roque, kontra ito sa sinasabi po ng Secretary of National Defense na si Secretary Gibo Teodoro. Ako mas maniniwala ako kay Secretary Gibo Teodoro kasi pangalawang posisyon na po niya yan ulit eh. Yung National Defense eh. Oo, alam nyo kung armadong barko din ang ilalagay mo dyan, at tayo na, baka sabihin na po ni China, talagang tayo nagpo-provoke. Tayo yung nag-i-escalate. Diba? Magtiwala lang, mga ka-istorya, ha? Magtiwala lang sa administrasyon ni PBBM. Itong binabanggit ni ka-istorya dito, kasi ang daming nagsasabi na si Tatay Dix ang nagpalibing kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. In-execute lang po ni Tatay Diggs kung ano yung nakalagay po sa batas po ng Pilipinas. Na kung ikaw ay sundalo, presidente, pwede kang ilibing doon sa libingan ng mga bayani. Nabasa ko lang eh. Ah? So, hindi po yung 100% na utang na loob. Ano ho? Ulo, sige. Kasi sa administrasyon ni Tatay Diggs, in-execute na niya yung batas, yung sinasabi po na presidente, pwedeng ilibing sa libingan naman. Kaya lang kasi ginagawa nitong mga ilan na panumbat eh.
Ha? Baka nakakalimutan nila ang mga Marcos, laki ng tulong kay former President Rodrigo Duterte sa kanya pong pangampanya doon. Baka nakakalimutan nila. Kumbaga nagtanawan lang yan ng utang na loob eh. No, di ba? Nabanggit ko lang, tuloy natin. Gawa ng artificial island dyan, no? At hindi ko nga alam kung bakit yung mga Amerikano ng mga panahon gumagawa ng artificial island sa mga Chino, hinayaan lang nila. O ngayon, mga base militar na yon, ano pang gagawin mo, no? May base militar na sila, dalawa. Teka lang, ha? Hinayaan daw ng mga ano, mga Amerikano, ulitin nga natin. May sablay to. Gagamitin nila ang dahas kung tayo gagawa ng artificial island dyan, no? At hindi ko nga alam kung bakit yung mga Amerikano ng mga panahon gumagawa ng artificial island sa mga Chino, hinayaan lang nila. O ngayon, mga base militar na yon, ano pang gagawin mo, no? Para namang di abogado nito, si Harry Roque, alam niya naman yun eh. Hindi naman pwedeng makialam dun ang Amerika agad-agad at direkta habang nagbibuild ng artificial island ang China doon sa loob ng exclusive economic zone natin, dahil ang may shoulder po niyan, ang may obligasyon niyan, gobyerno ng Pilipinas. Ang nagkulang dun, gobyerno ng Pilipinas nung mga panahong yun. Sino ba ang presidente noon? Diba? Di pwede. Abay, labas na po yun sa jurisdiction ng Amerika, kahit pa siya ang leader po ng mga bansa sa mundo. Ano ho? Para namang sablay itong sinasabi na ito ni Roque. Ewan ko ba, hinayaan ng Amerika na mag-build ng ano, artificial island ng China, ng ganito, ganyan. Sablay yun. Hindi naman pwede agad-agad na Amerika ang makikialam doon. Ah, sino ang presidente nung time na yon? Bakit hinayaan nila na makapag-build ng matagumpay ng artificial island at ngayon nga mga ka-istura ay militarized na? Ano ho? May military facility din, may high-tech radar system na nga eh. Bakit hinayaan ang gobyerno natin noon? Anong ginawa? Ay siguro kasi wala tayong kakayahan ng labanan ang China noon. High-tech ang China, malakas sila. At tayo naman talaga noong time na yun. Yan, yung pinatalsik nila si Apula. Kaya yan ang epekto. Bagsak na bagsak kahit pang Armed Forces of the Philippines. Humina ng sobra. Walang kakayahang lumaban ngayon. Samantalang noon, di tayo kayang bulihin ng China. Yan, yung epekto. Di pa ba nila nakikita? Bakit ang sisisihin ay ang Amerika? May nang himasok sa bakura natin, bakit ang sisisihin mo yung kapitbahay mong pagkalayo-layo ng distansya? Obligasyon mo yun, bakuran mo yun eh. Sino ang gobyerno noon? Sino ang nakaupo noon? Ang pagkukulang ng administrasyon noon, huwag isisi sa Amerika dahil walang kinala mo ng Amerika noon. Sablay yun para sa akin. Pasimilitar na sila. Dalawa doon ay nasa loob ng ating exclusive economic zone at isa nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa. So anyway, yan ang una kong suggestion na dapat permanente na tayong mga barko dyan. Siguro dalawa, para yung isa kukuha ng supply, pero barko talaga siya, na Coast Guard. At yung isa, palaging dyan nagpapatrol. Importante rin na hindi natin iiwanan yan, ha? Kasi nga, karagatan yan. Malinaw naman, nakasulat. Teka lang, naalala ko lang yung sinabi ni Tatay Diggs. Magkakontra na yung sinasabi nila ngayon, ano? Sabi ni Tatay Diggs, tubig lang naman ika yan, dagat lang yan, ibigay na sa China. Ha? Gusto nyo ika, punta kayo ng Davao, bigay sa dagat ng Davao. Iba na, magkakontra na ngayon na, ano to, bakit conflicting? Naalala nyo yun, mabuti na screenshot ng TV5. Binura eh, doon sa gikan sa China, sa gikan sa masa, binura daw eh. Hindi ko makita. Siguro, binura nga, o baka naman, pre-navate na mabuti na screenshot po ng TV5. Ano ho, mabuti na lang, mainstream media ang nakapag-screenshot, so may ebidensya. Naalala nyo yun, mga ka-istorya. Yan sa papel at sa batas na tayo lang ang may karapatan magkaroon ng exclusive economic zone yan dahil nasa loob yan ng 200 nautical miles ng ating EEZ record from Palawan. At saka alam mo sa totoo lang, dahil nga sinabi naman sa finding of fact, miski ayaw tanggapin ng China yung jurisdiction ng 2016 Arbitral Award, miski ayaw nalang tanggapin yun dahil hindi sila sumapi, pero kasama naman sila sa UNCLOS at kabahagi sila ng compulsory at mandatory dispute settlement procedure, eh hindi nila makakaila na meron ng finding of fact na walang geographic feature dyan sa pinagkagawan na po pwede mag-generate ng EEZ. So, ang lahat ng mga geographic features yan, kung sila ay tinatawag na high tide elevation or nakalitaw sa tubig, all the time, low tide, no high tide,
ay mag-generate lang yan ng 12 nautical miles territorial sea at asap. Galing magpaliwanag sana ni Roque, no? Galing sana, eh. Abogado yan. Kaya lang kasi hindi natin pwedeng isang tabi, hindi natin pwedeng kalimutan yung Chendas Line ng China. Ha? Yung permanent geographic features, ha? Na sinasabi, ilan pong teritoryo ng Pilipinas ang nakapaloob doon, mga ka-istorya? Yun na lang, ano, yung Tito Island, yung Pag-asa Island, nasa loob po ng Chendas Line ni China. Ha? Okay, sana po ang sinasabi ni Roque, pero sa kabilang banda, pag tiningnan mo yung Chendas Line, kontrahan na. Kontra na po yung sinasabi ni Roque. Diba? Diba? Sa tingin nyo, sasang-ayon ang China. Diba, mga ka-istorya? Sabi po nga sa China, eh, anim lang naman yan na po pwede magkaroon territorial seas, no? So, anim times 12, at least doon sa pinag-agawa ng Pilipinas at ng China, that's only 72 miles, no? Tapos yung 200 nautical miles ng Pilipinas, 200, eh, laki-laki naman ang South China Sea, 1,315,000. Pero hanggang hindi natin makumbinse ang China na wag nang mangarap na mag-angkin na exclusive economic zone dahil wala naman talagang high tide elevation na makakasustain ng human habitation. At meron po. Ang pag-usapan po natin yung Chendas Line. May high tide elevation po dyan na nakakapag-sustain po ng population. Yun pong Tito Island or Pag-asa Island. Sa Chendas Line, ha? Sa Chendas Line ni China. Hindi kakalimutan ni China yung Chendas Line. Hindi nila babaliwalain yun. Aba, ilang dekada na bang existido yun? Inimbento nila 1946 yun, kung di ako nagkakamali. Ilang dekada na? Hindi nila yan aabandonahin Chendas Line nila na yan. Ang dahil lang po sa suhestyon po ni Roque. Malabo yun. Hindi ako naniniwala ron. Yan po ang definition ng isla. Technical po ang definition ng isla. Hindi lang permanently above water. Kinakailangan kayang buhayin ang populasyon. Okay? So, habang hindi tinatanggap ng China yan, eh, yun nga. Kinakailangan siguro magkaroon na tayo ng barko na lumulutang umaandar dyan sa Ayungin. Speaking of barko, marami pong ibibigay ang Japan sa Pilipinas. Ano ho? Hindi ako nagkakamali, 5. Ha? Magagamit sa pagpapatrolya po dyan sa West Philippine Sea. At ang sabi po sa isang news article po, ano, itong Army Technology na ito, palakihin ko nga. Ang Japan, mga ka-istorya, nakikita po na magiging third global military power sa hinaharap. Eh, kaalyado ng Pilipinas yan. Si Australia pa, si Canada pa, si EU, si Amerika. So anong inaano natin? Eh, tayo naman wala tayong nilalabag na international. Sumusun, yun pong ating claim, ano, sa loob ng exclusive economic zone natin, mula doon sa Pag-asa Island, papasok po dito hanggang sa may Palawan, nakabase po yun sa international law. Samantalang si China, linaw-linaw po, international law, binabalasubas niya. At binabalasubas po niya, mga ka-istorya, yung sovereign rights din po natin. Linaw po nun. Tuloy natin. At siyempre, patuloy ang pag-uusap. Kasi kung papaliwanag naman natin sa China na napakalaki naman ang South China Sea, 1,315 million, at ang inaangkin lang ng Pilipinas ay 5 high tide elevation na meron territorial sea. Ang 5 yan, 12, that will only be 60 miles of territorial sea. Tapos, 200 nautical miles of EEZ, ano ba naman yun sa 1,315? At po pwedeng lahat tayong mga nadaangkin, lahat tayo will become stewards of the high seas. Kasi talaga namang sa labas ng 12 nautical miles na territorial sea at sa labas ng Philippine EEZ, yan po ay high seas. Yan ay pag-aari ng lahat, pero hindi pag-aari ng kahit isang bansa. So po pwede tayong maging stewards dyan. Sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas, eh, ang problema nga natin, ah, ang sinasabi niya yung sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas, eh, ang problema nga natin dito, ano ho, ang may conflicting claims po dito at ang may pangbubuli at pangharas dito, nasa loob ng exclusive economic zone ng ano, ng Pilipinas, huwag tayong paligoy-ligoy. Ah, kasi pag pinaligoy-ligoy natin, malilito ang mga tao eh. Doon lang tayo sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan doon tayo hinaharas at winawalang hiya ni China, di ba? So dapat patuloy pa rin ang pag-uusap
at please lang PBBM ang aking parang awa mo na. Huwag ka na makinig dyan sa mga walang alam talaga kung paano mag-isip ang China. Kundi pakinggan mo na yung ambassador natin, si Ambassador Jaime Flor Cruz. Huwag daw makinig. Baka di po naiisip ni Roque, mga eksperto din ang nag-a-advise kay PBBM. At may mga impormasyon po yan na natatanggap na hindi pwedeng i-disclose sa publiko. Yung sinabi ko kanina, may mga impormasyon si PBBM na nalalaman na hindi natin alam kahit pa si Roque, baka hindi niya alam. Iba yung presidente na nakaupo. Lahat ng intelligence report, ano, intelligence information, mga kaistorya, lahat po ng mga masiselan pong impormasyon na kay PBBM yun. Bakit sasabihin po niyo, huwag makinig sa kung kanino na walang alam? Ba, mga eksperto po yung nag-a-advise kay PBBM. Hindi pwedeng sabihin walang alam. Isa na nga po doon, yung chief of legal counsel ni PBBM, si Enrile. Eksperto yan. Abay, mula po ba naman mga ka-istorya? Sa panahon po ni former President Ferdinand Marcos Sr., opisyal na ng gobyerno yan. Eh noon pa, diba, sa panahon po ni Pangulong Marcos Sr., nakikipag-usap na tayo sa China. Alam na po yun, Enrile, noon pa eh. Eh hindi pwede sabihin, huwag makinig kung, ewan ko ba, ha? Ewan ko ba? Kung sa eksperto lang, mas eksperto si Enrile, mga kaistorya. Ah, di ba? Na limang dekadang nanirahan sa China, naging bureau chief ng CNN, kilala pa niya ang lahat na dapat kausapin para mapakupa itong attention na ito, para mo nang awa. Gamitin mo naman PBBM yung tinalaga mong ambassador, at yan yung aking pangalawang suggestion kung paano maiiwasan na yung gulo sa ayungin. Pero syempre, ang tatlo dyan, pagpatuloy po ang pag-uusap. Well, nandyan po yung code of conduct, no? Pero alam niyo ako, hindi ako naniniwala dyan sa code of conduct na yan. Kasi yung code of conduct na yan, pwedeng baliwalain dyan ng China. Dahil sila yung superpower sa mga nag-angkina, no? Kawawa naman tayo. Same. Same ka story ng Xiope. Xiope ba? O Kiope? Same po. Ha? Iba kasi pag nagsalita, tingnan mo si PBB, pag nagsalita, ramdam mo yung ano niya, sinseridad niya sa sinasabi niya. Diba? Pinakita ko lang kasi pareho kami ng saloobin ni Kaistorya eh. Wala daw kwenta yung ano, yung sinasabi niya rito mga Kaistorya. Yung code of conduct. Wala ng China yan. Baka mangyari dyan, tayo lang ang sumunod. Ang atin, tutukan na natin yung root cause ng gulo. At ang root cause ng gulo, yung pag-aagawan ng teritoryo, siguro naman napakatagal ng panahon ng lumipas para ignorin na kinakailangan ng lahat ng mga nangaangkin ng solusyon na dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Ulitin ko po ha, yung arbitral award natin, wala pong kinalaman sa isla yon. Ang pinag-aagawan ngayon, mga isla. No, kaya naman napakalaking karagatan ang inaangkin ng China kasi daw yung mga islang yon ay nagbubunga ng malaking exclusive economic zone at territorial sea. Pero hindi nga po totoo na yan. Wala pong kahit anong geographic feature na nakakasupport ng human habitation, walang EEZ. At dahil walang makakaangkin ng napakalaking EEZ except ang Philippines dahil sa Palawan, po pwedeng pag-usapan. Medyo solution yan. Dahil 1,315 ng karagatan naman, million miles ang pinag-uusapan. Linaw-linaw na sa sinabi niya, atin nga yun, re-recognize na nga ng UNCLOS, atin yan, tapos sasabihin pa niya, pag-usapan, atin ang ngayon eh, makikipag-negotiate pa tayo. Ha? Sa isang bagay na atin, pag-aari natin, makikipag-negotiate pa tayo. Ano kaya, tapos pag-usapan. Ha? Nakakasawa na makipag-usap sa China, wala, walang hiya lang nila tayo. Di naman nila si tinutupad yung napag-usapan eh, di ba? May sinabi pa yun si Roque eh, na wala umano tayong titulo dyan. May content din ako doon mga ka-story niya eh. Pakishare po at pakilike mga ka-story. Ano? So hanggang dito lang po yung mga balita at impormasyon na namin ibibigay ko sa inyo. Yan din po ang aking mga opinion, palagay, ano, at reaksyon at komentaryo. Shoutout po sa mga sulit po nating ka-istorya sa buong mundo. Di ko na po kayo iisa-isahin na. Basta dyan po sa Canada, sa Amerika, sa Europe. Ano ho, di ko kayo iisa-isahin. Dyan po sa Middle East, ingat po kayo dyan ha. At dyan po sa Africa, dyan po sa
Taiwan, sa Singapore, ano ho, sa Malaysia, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Brunei, sa Japan, sa South Korea, sa New Zealand, sa Australia, sa Hawaii, at saka po dyan sa Guam. Shout out po sa inyong lahat, ano ho, mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like, mga ka-istorya, ha. Maraming salamat po sa mga sulid po nating ka-istorya sa buong mundo na sulid po ang suporta sa inyong lingkod. Ano, mabuhay po kayong lahat, mga ka-istorya, na nagmamahal katulad ko, nagmamahal sa bansa nating Pilipinas. Ano, muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansa nga Pilipinas. Pagpalain po tayong lahat, mga ka-istorya.